Ito ang mundo natin sa taong 2100. Malayo ito sa kinakatakutang epekto ng climate change. Bunga ito ng pangangalaga ng mga tao sa kapaligiran at mga kagubatan. Makikita nating sustainable na ang pamumuhay ng mga tao. Lahat, iisang hangarin, ang mapabuti ang lagay ni Mother Earth. This time, ipapakita ko kung paano tayo magiging ganito in the future. Sa taong 2020, may mga batas at guidelines na ang iba't ibang mga bansa at maging ang Pilipinas sa pagpapanatili ng malusog na kapaligiran at mga natural na likas na yaman. Sumusunod na sa environmental law sa mga komunidad. Wala nang kumukonsumo ng labis-labis sa kanilang pangangailangan. Ang dating maaksayang paggamit ng kuryente ay naging mas efficient na. Wala nang nakabukas na appliance kahit di naman ginagamit. Mas sustainable na rin ang mga gawi sa agrikultura ng bansa. Sinawan at wana ay mas moderno na ang gamit sa pagsasaka para mas matipid sa lupa at mas organic o lesser chemical use. Ang livestock farming ay mas regulated at namomonitor na rin. Ang mga dumi nito ay ginagamit na sa mas kapaki-pakinabang at pagkain ng mga ito ay mas organic na rin. Tumigil na rin sa walang habas na pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan ng mga tao. Natuto nang gawin ng mga tao ang mas sustainable na pamamaraan sa paggamit ng timber. Ang dating walang pakialam na si Juan at Juana ay naging aware at conscious na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mas naging aktibo na rin ang ating mga plantito at plantita sa mga tree planting activities at pagbabantay ng ating mga kagubatan. Dahil sa reforestation and forest protection programs ng bansa, pamipamilya na at komunidad na ang nangunguna sa pagsusulong ng kahalagahan ng kapaligiran at kalikasan. Mas naging conscious na tayo sa paggamit ng ating mga likas na yaman, lalo na ang halaga ng mga mayabong na gubat sa ating sustainable na pamumuhay at pag-unlad. Nagdaan na ang dalawang dekada ng 21st century. Malinaw na dapat ang halaga ni Mother Earth sa iyo. Mahalaga ang tropical rainforest na makikita sa Pilipinas at sa iba pang lugar para mapanatili ang klima ng mundo. Mahalaga ang biodiversity dahil lahat ng mga living at non-living things ay magkakaugnay at kinakailangan ng bawat isa, lalo na tayong mga tao. Hindi na lang ito usapin ng kung nakanino ang pinakamalaking gubat, pinakamaraming hayop, o pinakamayaman na bansa. Dahil lahat tayo apektado ng nagbabagong klima ng mundo. Tayo hindi makasusulong kung di uusbong ang mga punla dahil sa baha, tagtuyot, at kung ano-ano pang epekto ng climate change. Kailangan na nating magtanim ng pagbabago ngayon para magkaroon tayo ng magandang bunga pagkatapos ng siklo. We still have time. Marami pa tayong magagawang paraan para makaani tayo ng magandang bunga. We can still save our forests for the earthlings to breathe. We can still grow our lands for all living things to flourish. We can still help Mother Earth to relieve it from all its sufferings. Pwede nating gamitin ang ating global connectedness to make a stand and make a move towards the protection of the environment. Kumilos na tayo to save our forests, our earth, our home. Laging isipin na saving the forest meant saving lives. And doing this for our earth meant doing it for ourselves and the generations beyond. Kaya mo ito dahil kasama mo kaming magsusulong ng pagbabago para sa mundo. Kayang-kaya mong tumulong upang manatiling maayos ang ating tirahan at kabuhayan. At kayang-kaya mong ipagpatuloy ang ating nasimulan para sa ikaunlad ng bayan mo, pamilya mo at sarili mo. Tandaan, caring for what we have grows the sweetest fruits of our tomorrow. Ito ang bunga ng pagbabago. Ikaw, anong mas gusto mo? Ang epekto ng climate change o ang matamis na prutas sa habag?